high school, ay hindi, elementary pa lang ako. Naging kurus na lang ako. So ngayon nila, 37 na, wow. 20 years. Okay mga bata, pasok like dito at kakanta tayo ng action song. Mga bata, dito, back up kayo sa lula, dali. Bata, mga bata, asan ang mga yun? Dali, dito kayo. Mag-tuti sa likod. Okay, mga bata. Asan ang mga bata? Mga bata! Ito mga bata sa labas, papasokin mo. Dali. Ha? Mga bata! Pasok! Big boy, dream boy! Samantha, Yasi! Pasok kayo dito, dali! Pasok! Oh, sige. Sige, partner by partner. Halina.
official partner. Hand in hand, sing. Hand in hand, the dancing bluebird. Hand in hand, the dancing bluebird. Let's go.
Kailangan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat ng lukluwakan ng nasagtas-taasan ng mga langit. Ama, muli po namin pinupuri at pinapasalamatan ang iyong banal na pangalan. At sa mga oras na ito, Panginoon, ay patuloy kami na maglilingkod at sasamba sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng aming AY program. Sa pamamagitan ng awitin, mga awit at sa pakinig niyo mga salita. Aming dalangin o Diyos, inyong gabayan, ang may mga part ng program, ang ipagpalain, bigyan niyo po ng talento na naayon sa inyong kalooban. At mabilis na ang lahat ng bakit sa aming gagawing programa. Nawa Panginoon, ang pag-ibigin niyo sa aming maranasan. Patawad sa aming mga pagkulang pagkasala at aming dalangin pa, Panginoon, na ito maingatan sa lugar na ito habang kami ay nadaraw sa aming programa. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Jesus na ito ng pagligtas. Amen. Happy, happy AY po sa ating lahat, mga kapatid. So, magandang hapon po sa ating lahat. So, ito po ang ating program po sa kahapong ito. Ang nag-song service po sa hapon ito ay pinangunahan ni Sister Marisa po. At opening song na Pass It On. Opening prayer po ni Brother Jinson Castigador.
Pagkatapos po nito ay welcome remarks ni Sister Yasi Punay, roll call ni Sister Win Chin, special song Sister Mel and Diego Cruz, short talk po ni Sister JR Villanueva, and surprise number 1 to be announced. Pagkatapos po nito ay song reel ni Sister Mimi, Sister Mimi Bonggaitan. And pagkatapos po nito ay surprise number 2 na to be announced din po. At pagkatapos po nito ay Bible dream po ni Sister Jessa Calvelo. Intermission number ng mga children sa message to the youth ni Nana Elena. Closing song po na passing on, closing prayer din po ni Nana Elena. So, yun lamang po ang program na ito. Ang program po sa hapon nito. At sa muli po, happy AWOL po sa ating lahat. At ating pong isunod, welcome remarks ni Sister Yasi Puno. Magandang hapon po sa inyong lahat at happy Sabbath. Ini-welcome po namin ang mga bisita dito. Welcome po yung mga bisita dito. Pati po mga regular visitor. Lahat po, welcome. Pati po yung mga angel. Sa salita na po, sa susunod po na Sabado, at dito ba rin po kayo? Nasa signal po pala, may fellowship. Sana po mag-enjoy po kayo ngayong hapon at sana po mag-bless po tayong lahat. Yun lang po at happy Sabbath. So, yun po. Maraming salamat po, Sister Yasi Punay, sa iyong napakagandang welcome remarks. Atin po isunod ang roll call ni Sister Winchell Punay. Okay po, ang ating pong roll call. Ayan na. Ano po, happy AY mga kapatid! Happy AY! Ang lungkot naman. Ayan. So, ang ating pong roll call ngayong ano, since wala pong munang nag-offer ng musical offering sa hapong ito. So, yun po yung ating magiging roll call ngayon. So, ang bawat isa per bench, yung dito na lang po para mabilis, ay kumuha po kayo ng isa na tao sa labas para maisama nyo dito pagkanta sa loob. Ngayon na po. So, una dito sa harap, tapos dito sa likod. Kukuha kayo ng isang tao na nasa labas ngayon at dadalhin nyo siya dito sa loob ng church at isama nyo sa pagkanta. Kahit ano pong kanta, church hymnal, short choruses, pero mas prefer ko po yung ano, yung scripture song. Ayan. Mag-scripture song. Okay lang. Kaya nga, by ganito eh. Tapos kuha kayo ng ano doon. Kahit bata, matanda. Ayun. Opo, pwede po. Isa or dalawa. Kayo na po ang kumuha. So, unahin na po natin si Ila Ditsi. Sino ang iyong makukuha? Oh, family. Tawagin mo na. Ayan, si Ditsi ay tinatawagan niya po ang kanyang pamilya na nandito, ang kanyang ate, si JL, tinatawagan dito na kasama niyang kumanta. Short choruses lang or scripture song.
kakanta kasama si Litsy. Kasama ang kanyang ate, mire-request. Yung iba po ay maganda na daw po ng inyong kuhunin. Diba, Ellen? Litsy. Tsaka si ate, isama mo si, si ate, ate Den. Galing na din. Kasama si Jubinita. Sama ka sa Jubinita.
kapatid, tayo po ay live ngayon. Natin po i-observe ang katahimikan po. Yeah.
Next po yung nasa dulo. Apo, yung nasa dulo. Sino? At pasasalamat natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanta. So yun lamang po ang ating pong roll call at magandang hapon po muli sa ating lahat. So maraming salamat po Sister Rachel Punay sa yung magandang roll call po na ibinahagi mo sa hapon ito. At ating pong isunod, ating pong pakinggan ang special song na Sister Mel Villanueva and Brother Jacob Cruz.
Amen. So, amen po, mga kapatid. Maraming salamat po, Sister Mel Villanueva and Brother Jello Cruz, inyong napagandang special song na pinamagatan sa isang sandali. So, ngayon po ay mapapakinggan po natin ang mga salita po na galing po sa ating masigas in the youth. At ngayon po, tayo po ay makarinig ng short talk ni Brother J.R. Villanueva. Sabat mga kapatid. Short talk. Mabasahin muna ako sa Mateus 7 verse 7. At nasa dito, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened to you. Mga kapatid, may share ako ng isang kwento. May isang taong napaka faithful. Ito siya kay God, at siya religion niya. Itong tao ay hindi talaga nagpapakinggan kahit sa mga nibate man or sa ibang religion, hindi talaga siya nagpapanood. Kung sabi niya, yung God niya buhay at sinutupad yung mga wishes niya. Isang araw, may dumating na malakas na bagyo. At yung bagyong yun ay abot ng signal number 4. Then, nag-pray siya. Panginoon, humihingi ako sa iyo na ligtas mo po ako sa bagyo ito. At dumating na yung araw na bumuhos na yung malakas na ulan at lumaha. Abot na sa first floor, lumaha. Then, siya, doon sa second floor nag-pray. Panginoon, ligtas mo po ako sa bagyo ito. Then, may mga tao na dumating na para sabihin siya na, Kuya, Sir, lumikas na po tayo. Lumalakas na po, ay tumataas na po yung baha ako sa pwento. Then, sabi niya, No. No daw kasi, No, ililigtas ako ng Panginoon ko. Ililigtas ako ng Panginoon ko. Then, siya patuloy pa rin nag-pray. Doon pa rin yung sa building na yan. Then, pagkamahal niya, umabot na naman sa second floor na yung baha. Nag-pray na naman siya, Panginoon Jesus, iligtas mo po ako sa bagyo nito. Then, may dumating ng coast guard. Sir, tara na po. Iligtas na po tayo. Abot na second floor yung baha. Then, sabi niya, ayaw niya pa rin. No! Iligtas ako ng Panginoon ko. Tapos nun, hanggang rooftop na yung baha. Sabi niya, Panginoon, kung talagang mahal mo ko, iligtas mo ko. Then, may dumating na helicopter. Sir, tara na, lumikas na po kayo. Abot na lang tapong baha. Then, sabi niya sa pangalan mo, sa naka-helicopter, No! Iligtas ako ng Panginoon ko. At kinaumagahan nga, natagpuan na siyang patay. Alam niyo po yung story doon, yung point doon. Sinubukan na siya iligtas ng Panginoon muna pa lang. Ayaw niya lang. Kasi, yung sa kanya, yun expect siguro na itigil na yung bagyo o gano'n. Yung alam mo yung expectation natin, isa pala, minigyan na isang bagay, Panginoon, tanong ko ako ng cellphone. Then, minigyan ka lang ng cellphone, tapos medyo kalumaan na, tapos then yung sa'yo, yung expectation mo, nagka-cellphone ka lang, okay na. Then, pag dumating na sa'yo yung blessing ni God na nagka-cellphone ka na, tapos hindi yung
na bago, yung iPhone, ganun yung expectation mo, pero yung binigay ni God, yan lang muna. Then, ikaw, parang, hindi mo pa rin tanggap na, parang, isip yung cellphone mo ngayon, parang luma, lalaman mo, sila malala. Yung ganun pa yung mga tao, eh. Yung binigyan na, hindi tayo ng isang wish, ang wish tayo ng God, then, pag tinapan niya ni God, yung wishes natin, tayong mga tao, hindi na yung mga contento. Nag-aaral pa yung much better na gusto ko ganito, mas better na hindi ko kasi sigat yan, mayaman yan. Parang ganun, parang then, hindi natin na mapalayan na yung issues natin, ginanap na na, then wala man tayo pasalamat sa kanya. Kaya nga dito sa Dabasa, sa Matthew 7 verse 7, humingi ka at ika'y pagbibigyan. Kaya yun talaga yung ano ko, dapat pag nag-wish tayo, at yung wish natin ay medyo hindi pa tayo kung ayun yung satisfied sa wish na ang binigay niya. Be thankful tayo at magpasalamat pa rin kahit yun lang, ganun lang binigay niya blessings para sa atin. Yun lang po sa pagkakabi sa atin. Hello. Salamat, Brother GR, sa napakandang short talk, mga kapatid, pero malaman. So, patalangin natin na maging future pastor natin o mid-elder natin yan, Bagumbayan. Mayroon na. Seryoso ah. Ha. Salamat, GR, at mga kapatid. Sa akin ito ay gusto kong sumingit. Alam ko kayo ay may mabubuting puso. Ayan. So, meron po tayong bisita ngayon. Humingi siya ng konting tulong na abot ng mga kaya natin. So, alam ko na po ang iniisip ninyo at kayo ay magpagbigay. So, sa hapon ito, magkaroon tayo ng special offering para siya ay makabili ng gamot. Baka nga po kailangan ng gamot. Siya po ay may problema sa kidney. Kailangan niya po ng gamot. Actually, kailangan niya sana ng 1-2. Kaso, sabi ko, problema din natin yung pera. Pero at least, alam ko magpagbigay tayo at sa hapon ito, inasahan natin na mga kolekta tayo na ibigay natin sa kanya. So, ako'y nanayahan si Banyo Diego na yung ating basket sa ating offering habang tumutugtog ang gitara ng gift text. Sana yung ating kahon. Ito na lang. Okay po. Humingi po ng tulong si kapatid, si Sobenia Maria Lizel, Lynn Dugan. Ito po. Siya po yung nakasabintali daw na nakapunta dito sa church. Hindi po. Hindi ko po ang natusak ko na magkulit. Kasi wala lang ang gap ko. Hello. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong tulong
So sana ay umabot sa sapat na pangailangan niya para makabili ng gano'n. So tayo po yung patuloy sa programa, mga kapatid. Ibalik ko kay Mari. Hello. So, at ito po ang isunod, mga kapatid, ang surprise number one. Wala pong gagalaw. Wala pong magbabago ng mga looks nyo dahil po, mga babae po ito. Lahat ng mga nakatali ang buhok. Nakatali ang buhok, walang pagbabago ng look. Nakatali po, mag-head ng bumayan o contour. Basta nakatali po. Kayo po ay pumunta na po sa harap upang mag-surprise number one. Maraming salamat po, mga sister. Atin pong sunod ang song rin po ni Sister Mimi Bongaita. Song 3. Ah, tapos yung group ang sasagot. At kayo yung lahat, ha? Magandang
Tingting, tapos sagutin niyo lahat ng group, ha? Sige. Sige. O, sounds ko siya, tapos sabihin niyo mo lang yung title. Dapat kayo lahat, ha? Iyo, bantayin siya na yung tulog lang. Ito ang kanta mo. Eh, madali na. Nakita na namo. Bigyan natin ng mic. Nakita na namo. Kaya nga, maganda na eh. Huwag ka na magkita na ba? Asa yung isang mic? Ah, sige, pakinggan nyo si Ting Ting. Yung mga tanong natin eh. Pakinggan natin. Dapat tumayo kayo sa ating kanta, ha? Pabilig kayo kasi oy, tapos yung kanta, ano siya, kabagal. Thank you.
Maraming salamat po, Mr. Mimi, sa inyong namatuwang
So, big po, ngayon po din sa hayop. So, atin na po kasunod ang surprise number 2. So, tapos na ang mga babae, ngayon naman ang mga lalaki na may, lalaki na may, walang gagalaw ng lips niyo, ganun pa rin. Lalaki ang may kwelyo. Yun lang. Pwede sa damit ha, hindi sa katoy. So, dito na po kayo sa harapan. Last one na lalaki pag nakakwelyo po sa damit. Sa labas po. Lahat po. Maraming salamat po, ma'am, department, na ma'am. So, atin pong isunod ang Bible team.
po ni Sister Jessa Cabrera. Sino ka natin? Ay po, ay. Ano, 4 points na.
Thessalonica chapter 5, verse 18. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat. Thank you.
chapter 3, verse 11. Ako ay dumarating na madali. Panghawakan mo matibay ang nasa iyo upang walang makaagaw ng iyong lang. Hola, hola, hola.
ganyan. Rose, tama, tama. Ito na lang. Oh, last one na lang po. Ito na po, last one po. Heavy on 13, verse 5. Umiiwas kayo sa pag-ibig sa black. At kayo'y masiyahan na kung anong meron kayo kapagat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iiwan ng pababayaan man. Hindi po. Hindi. Tama po. Okay na po. Halos nasagot niyo po yata lahat eh. Maraming salamat po, Sister Jessa, pagbalik po sa inyo. Magandang Bible din po. Madali pero nakakapag-reverse po ng ating utak. So, at po isunod ang intermission number ng mga magiging ng mga bata, mga children. Kayo na po ang susunod na kanta. Asis niya po ni Sister Yoy. What children? My children spoke like Sissy Jen. I said, big boy, dream boy. Joanna Chow. Purple. Dito, Lawrence. Sige na po kayo sa harapan. Intermission number. Gia Anin. Kanta ka rin. Mito. Thank you.
Salamat mga children sa inyong mga napagandang kanta na pinakawitan kapag kailan pa man. So, atin po ang isunod ang message today yun ni Nanay Elena. Mga kapatid, magandang hapon. Sabat sa lahat. Sabat. Ang akong bahay, ang pwede ko, Jesus Agayot. Pero ang mensahe, mga kapatid, hindi lang pangayot lahat para sa atin ito. Sa mga bata maliliit hanggang sa matatanda. Kasi ang buong sabat para sa atin lahat, hindi kayo sa ngayon. Kaya mensahe ko sa atong sa ating lahat na sana sa ating pananampalataya kailangan tayong matatag at saka yung pagsimba natin sana galing sa umaga hanggang hapon tayo dito kasi buong sabat tayo natin. At saka sa mga iyo, kahit tayo kung anong mga pagsubok sa buwan natin, patuloy tayo. Kado. Tapos, matapakan tayo sa iyo. Para patuloy ang pananampalataya ng Panginoon. Basahin ko dito sa Isaiah 40:20-31. Hindi mo ba narinig ang Panginoon ang walang hanggang Diyos, ang lunikha ng mga dulo ng lupa? Hindi siya nanghihina o napapagod man, kaya hindi tayo mapapagod sa pananampalataya. Walang matatapos ng kanyang kaunawaan. Siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina. Nagbibigay tayo sa inyo ng lakas basta tayo iwala sa kanya. At sa kanya na walang kapangyarihan at ay dinadagdagan niya magtiwala sa kanya ang ating kalakasan ay hahandagdagan sa ganoon sa Panginoon. Maging ang mga kabataan at mamihina at mapapagod at ang mga binata ay lubos ang babubuwan. Mamihina pala tayo mga kapatid. Sama tayo sa sa mga wagong walang pananampalataya, kumaraanan ng bagyo, babubuwan. Isa-isaya pa, mga luha, mga talintong. Ay hindi ang pananampalataya. Ngunit, sila na ihintay sa Panginoon ay may panibagong lakas. Sila'y kailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Hindi kayo kanina, no? Ang atong lakas natin, dagdag ang Panginoon. Tapos para tayong mga agila, makalipad. Sila tatakbo at hindi mapapagod. Totoo kaya lang ganyan, mga kapatid. Kung ikaw, kung tayo, hindi tayo maanap sa nangyong palatay natin, lalo na sa pagsima. Kung makasima, kung
Anytime, may mga fellowship, may mga sa Wednesday, sa Friday, pag makapit natin. Para mainit ang ano natin, para sa palataya. Pero pag hindi na tayo pupunta sa mga, ano, malagpunan sa simba, para makinit na tayo. At sila'y lalakad na, at hindi mag-ina. Talagang mag-ina pag ano, active tayo sa ating pananampalataya. Sana, ay lahat ng ato magsikap tayo na makamit natin ang ano natin na doon tayo makatira sa langit ng langit at binarian sa langit mga kapatid. Simula nung pagkabata ko, ngayon na ako nakakita ko, pagkabahin na maraming salamat po, Ana Irina, sa inyong napakagandang message sa iyo. Hindi lamang po sa youth, kundi sa buong member po ng Adventist. Dahil lang, anyway po, hindi lang para sa iyo, at para sa ating lahat na Adventist po dito. So, bago po tayo mag-closing song ay atin po nang mapapakinggan ang closing remarks ni Brother Jason Castillo. Okay, magandang hapon mga kapatid. Closing remark na po tayo. So, mag-announce na muna ako mga kapatid. Ulit, next Sabbath, wala po tayong EY dito kasi nasa fellowship po tayo. Mga kabataan din po yung mauna. At sa February 16 po, ay andito po si Brother Richard Thompson para sa mag-speaker at saka may question and answer tayo sa EY din. At sa 23, sa EY natin ay sinasahan ko na yung mga children's. Ang ating program sa hapon ay focus sa children's. Kaya sa Ate Uriel, para makapaghanda na, kami pangunayan sa amin para sa program natin sa EY. At yun lang po muna yung sa February. So yun po mga kapatid, maraming salamat po sa umatid ng EY natin ngayon. Maraming salamat Mar, sa panguna, maraming salamat sa lahat ng nagpag-participate at nagawa yung part matagumpay ang ating EY. So ngayon po mga kapatid, ang oras natin ay 3:11 pa lang sa'yo. So yung iba po ay kanina sabi mag-practice ng kanta, yung women's, at yung ibang grupo ay gusto rin mag-practice. Ngayon po, sino po yung gusto sasama sa rooftop? Kung meron gusto sasama sa amin, mga sila GR sama, para i-witness yung ating quiz ng Daniel and Revelation. So invited po tayo doon sa may gustong pumunta. Okay, so yun lang po mga kapatid at patuloy lang po tayo na umatid ng EY. Kasi po, napakahalaga po na ang rule, ang papel ng church sa inyong pananampalataya, lalo na sa kabataan mga kapatid ay mahalaga. Dalawa po ang naniniwala ako na mayroong mahalagang papel sa ating mga anak. Una po ang role ng family. Kayo po bilang mga magulang, alamin niyo po ang role ninyo para sa inyong mga kabataan. At pangalawa po yung role ng church. Kaya po tayo ay sumisikap na maghanda ng mga programa kung paano tayo ay mapalakas sa ating pananampalataya, bawat isa sa atin hindi lang yun. Kaya po ang EY program mga kapatid ay hindi lang po yan para sa aming mga kabataan, kundi para sa buong pamilya. Kaya inasahan namin na sana ganito tayo lagi mga kapatid pag EY, nasa loob tayo lahat ng church at tayo magkaisa. At damhin natin yung activity natin o programa natin na masaya at daman natin ang pagpapala ng Panginoon. So yun lang po at muli, ang sabi sa Ephesians chapter 3, lahat ng bagay sa lupa, sa ilalim ng araw ay may kanya-kanyang kapanahonan. So ngayon ang panahon mga kapatid na tayo magsigasig. Kasi darating ang panahon, baka din natin magawang magsimba ng sama-sama. So yun lang po at pagpalain tayong lahat, patuloy po tayo sa ating gawain ngayong hapon. Kumbalik ko kay Mar. So, maraming salamat po, Brother Jason Castigador, sa inyong closing remarks.
Ngayon po, kapatid, mga kapatid, tayo po ay tumayo para sa ating closing song. Ating pong kakantahin ang Pass It On. At closing prayer po, kapatid, may nanay ni Lina. Thank you.
po para sa ating closing prayer. Dalay ko ang silimbawa ng mga Diyos na nakasunod sa mga langit. Maraming salamat din mo na ikaw na iban ka na mo sa maawang itong bahay sambahan. No, simula sa umaga hangtod karong kahapunan. Ginudahan salamat, Amahan, na ikaw na iban ka na mo. Aros pa dahil pagambahan dyan sa imong ngalan. Amahan, maraming salamat din mo sa mga programa nga mong nahimo ni Tatnas Kapunon, kahatag ka ni Kanamo Ginoo kadasig, kalikon sa ang pagtuong pagpangalagad na kanimo Ginoo. O, dahil salamat Ginoo, panalangin usap kami sa mga pagpangapanguli. Sama tayo sa tag sa kamapuyanan, na tayo kay ikaw mag-uban ka namo, ang blagundunda, may mag-abantay ka namo, halili kami mitong pawak sa mga kadautan. Kailikay kami Ginoo, sa maris gracia, na magkadanat kami sa tag sa tag sa kamapuyanan na walay mapaalaman sa mga kinabuhi. Kinitanan ang mahan akong pangayon. Diyak kami mo. Huwag sulit sa mga salak sa ngalan ko. Sumok to mga buwas. Amen. Okay po. Yung gusto mag-practice ng kanta, mga kapatid. Mag-practice po kayo. Kung wala naman kayong lakad. Maaga po po eh. So kami po ay pupunta ng rooftop. Kasama yung mga interested na mag-witness kung paano tayo mag-champion. So, yun po. Yun po. Para champion yan. Para may isang sakong bigas tayo. Yun po, Tempes. Gabi pa matatapos yung para.